yang ni main untuk masing bar ini kehaputan asin an negluas main untuk mas asin pegang kehaputan you see dari Congressman Louis Villaverde asin pub salita na po ang pag-asin pagkaya okay ang end ng kehaputan para di dari Congressman Villaverde kapasap po lampas duwang dekada na nakaagi ka di pinasarap ang comprehensive agrarian o agrarian reform law. Alagad sinasabing na ini nagtali konkretong katuswag at kabuhayan kang sa itong mga parauma. Ano sa hiling mo ang naging problema kang comprehensive agrarian reform law kasi anong lay ang makakatabang sa agrikultura ka nasyon na siguro pwede pang maging ano po ikaw po girari makabalik sa ang problema kang agrarian reform law na si pag-dividir at si pag-distribute kan mga lote sara dito na maray. Ang average rice land na pigtatao is about less than 2 hectares in fact. Average. You cannot be productive and earn a good living from that size of land. Ang ikatawa maging problema na nag-create kitang agrarian reform community but we did not support. Government did not support it with adequate financing, technical support, and new technology and marketing. Kaya sa masunod na mga taon, natapos na baga itong termino ka ng Agrarian Reform Code, na dapat dibuon ta naning Agrarian Reform Community as viable and sustainable economic development communities with proper support. Yan ang kaibuhan. And teach them the new technology and maybe link them with the value chain of either being a contractor of big major marketing operations or become growers with a support price and assured marketing. Ang ikatulong importante is that we should teach these farmers, you know, not only managerial skills but technical and vocational skills as well as management. Pag ginibot ayan, I think it is not hopeless yet to ensure that the agrarian reform communities will survive, become sustainable, and give a good living income for everyone. Pinipo, matang kayo matapos sa iyong oras. Alam mo pang nakikayaw sa Kongreso, may ginibot ka ng lockdown towards that point of view at pinagsasabi mo niya? Kada ako lang kung binagibot kayo nga eh, at ako sa iyo, very active participant. That's why nga, kada ako naman niya ng mga tigmok na at yung pag-iimplementar ng mga proyekto na makakatabang dyan sa mga parauma. Ang gigibuhon ko pang kadagdagan na yan is that dapat haliw na ang pagbayad ka ng mga irrigation fees sa mga paraumang yan. Bako sa ng irrigation fees, dapat tukduan ning magtanong na magkaibang certified seeds. Bako sa ng namimili sinda sa mga seeds. Tapos, ang crop insurance dapat expand na talagang ang damage that they can incur in case of calamities or other disasters that they will be reimbursed not only the actual cost of production but the potential value of the marketable crops that will be harvested. Yan ang importanteng punto na dapat ibunta sa maarabot ng mga tao. Okay. Salamat po ka, Congressman. Pagkagawa po ni 2 minutes na comment. Nagpapasalamat po kami kay Joe Luis. Ta kadakul siya ang ginibo. Anakad ano tala na naging efektibo iniyo kung aloy ka pong nagtukaw sa Kongreso asin kadakul ka pong pikibo manunungod sa comprehensive agrarian reform law. Ano ta? Sagot mo niyan, palpak. Napigasabi mo, may kasabing pigatara mo sa bago na kadakul pang dapat ibuhon, kadakul pang lakdang na dapat isunod, kadakul pang dapat na itarapalan na mga labot. Ano kadaing mo po niyo nahiling katong siyang na taon ka nang nagtukaw bilang congressman?
Okay. Alos ka na po. Hindi po, lapit. Big sasabi po mo niyan, dapat araw pa na kanyang gibuhon. Pero, si Luis nasabi na po sumago na kadakol ka ng higiri mo. Ano ta nagpurulan? Ano ta dahi napakaray at pag-implementar kan mga nasabi ng ginibo mo, manunungod po sa agrarian reform? Ang nag-i-implementar, bako ang legislador, ang ehekutiba, ang palpa at ehekutiba. Maliwanag po ganyan. Kung inod na administrasyon, sakot mo niyan. Matatapos yun yung administrasyon na inyo, palpak pa. Dahil mo pagbasulon ang mga legislador. Ang legislador na formulate yung policy. Pero ang tamang pag-implementar, yaong sa ehekutiba. Araw ba sa iyo, si Alcalde Sanaga. Anong may tabang sa agrarian reform beneficiary ni Sanaga? Masigari at diit sa nangani. O ano ta, palpakbang ka mo? Okay. Pwede ang next in magrarami. Okay. Ang dumo po kayo sa rules na magsabi na 3 minutes na simbar, 5 na simbar, tapos 2 minutes na comments, and another 1 minute na rejoinder. Pero pwede makita mo ito, another 1 minute rejoinder. Ito po kaya ang kasubago na nag-follow up ang questions na pipihiling ko si oras. May nakulpa ko oras si Congressman para na kaya ko nag-follow up. Si Rickman siguro, pag may sitwasyon na si Rickman, Vice Mayor, pwede mo na ako mag-in. Pero susunod yung tapang pangyaray, 3 minutes na pagsimbag, 2 minutes na comment, at 1 minute rejoinder. O kung pag nag-rejoinder, another 1 minute rejoinder sa... Okay lang. Okay. Congressman, best. Thank you. Bro. 1 minute. Yung nga niyan, naiintindihan ko man ang setup na araw kaya, na policy making body ang Kongreso, alagad, haloy-haloy ka pong nag-stay dyan, and dapat nagkariguan yung mga oversight, manunungod po ni Pio, at nagibuhan po taling paagay yan kung talagang disidido kang maray na iniyong agrarian reform program maging successful, na sinmatabangan po talaga ang satuyang mga paraoma. Ako nagpapasalamat po ako na sinabi mo sa atubang po kan pagkiripo na iniyo na kadakol ka pong ginibo, manunungod po ni Dio sa agrarian reform. Kasi nakuman na masiman sa mga pag-anal na ginibo ka itong Technical Board for Agricultural Credit na sa kuya man pong nabalihan ng mga nakaaging taon, totoo na dapat suportahan ang mga paraoma. The mere extension of this particular assistance na matao kaning daga, bago po niya nagtatapos. So, suportanta ang mga paraoma sa kanakul-dakul na bagay. Okay. Another 1 minute po. Marita na klaro ni Chakoyang Amigo na ang talagang may responsibilidad pag-implementar ang nasa executive branch. Specifically, the Department of Agrarian Reform. Pero ang sitwasyon, hindi ka pwedeng magsabi na sinangyari ka na inog na panahon dahil na dapat magtaupan ng mga atensyon sa masunod. Ang sitwasyon is evolving. Situation is dynamic. Even the finances of government is substantially been changing. Kung kahit ito, nagpapabayad sa irrigation fee. Ngunyan, sinasabi ko, pagbalik ko sa Kongreso, i-abolish ko yan. Takato, dahil kaya kang gobyerno na gibuhon yan. Pero ngunyan, na trillionis na ang budget, nakabog na talaga ang panahon that we have to do something very substantive, something very dramatic, something that is even very radical to improve the beneficiaries of agrarian reform. Okay. Kasi nakabog na itong para sa primerong utong niya. Maalaman kita sa kontrol ako para kay Vice Mayor Coronado. Kung ikaw po ang gana, may tutulog mo ang anti-political dynasty law, pangaling kang mga video korte, Reyna Mangana. Ano ang time frame para maging umainin? Ano po isang mga organizers sa putunin na rin? Siguro po, dahil mag kita mamaksulalan po. Ako ang punto ko po ni Dio, I am fully supporting the anti
political dynasty bit. Maliwanag ko yan. Na dapat dahi dominaron kan sarong familia at pag-gobernar. Natawanan man ng tsansa or oportunidad ang iba tangali pong makapagserbi sa baluan. Maliwanag ko ang prinsipyo na ako man lang sarong familia o sarong grupo ang may kakayahan na magserbi po sa kuya, sa mga tao. Kaya, all out po ang support ko ni Dios sa anti-political dynasty bill. Alagad ang medyo nakakamundo. Base po sa mga data na nagluwas, halik sa mga iba-ibang sources, dominado po ang House of Representatives kan mga miyembro kan mga political dynasties. Yan ang medyo makulog sa payo. Paano mo ilalaog yan, isusulong, kung ang House of Representatives na iyon na agihan kayan, yakon po, dominant po maray ang mga miyembro kang political dynasties. Pero ako, gigibuhon kong gabos. Gigibuhon kong gabos na i-push ang gabinbin na bill na iniyo na sinurupo ni Congresswoman Lenny Robredo, gigibuhon kong ipasar po iniyo sa lalong madaling panahon. Sa hiling mo po ining ining political dynasty, mayo kita nahiling nagira ang nagpuntuhon man hindi sa law, mismo kasi na ninaga, Vice Mayor. Mayo po akong na hihiling ni Kipong Dynasty. Anyway, ang kurulay po kayang inyo, base yan po sa definition kang dynasty. Ang pinapalindugan pong definition, itong halik sa sarong pamilya. Pero iba pa, iba-iba yung definition. Ito po baka pagsusublinan ka mga usyal, limbawa, pares na Melito, Agong, ano po ba yan na form of political dynasty? Ako sa pagiling ko, sa panahon na inyo, dahil pa, mayo pa kita ng definitive na pagkasabi kung ano ang meaning, ano ang kahulugan ng dynastya. Maliwanag lang po na, halimbawa, kunyaong ka sa sarong familia, dominado mo ang sarong posisyon, dominado mo ang sarong katungdan, iyan nagpapahiling na medyo makumnaman marahay. Pero ining sa sitwasyon sa naga, kung ilalaog ka sa konteksto, dahil pa yan binalaog man sa pag-urulay manunugod sa political dynasty. Okay po. 2 minutes po, Councilman. Ang sabi po ni Gabby Burdado na siya kakontra sa family dynasty. Pero dahil niyang pigdi-define kung ano niyang gustong sabihin kan dynasty. Nasa sa constitution ta that there shall be prohibited the political dynasties as defined by law. May pa pong law na nagdi-define kan dynasty. So dahil ko maintindihan kung ano pigkukontra niya. Dapat mo niya naurulay na niya i-define niya daw. Ano mo ang problema kang definition? Ikaw nagsasabi na ang dynasty dapat i-cover both appointive and elective. Hindi nakakasurunduan dyan. Ikaw nagsasabi na ang dynasty should be intergenerational. Gusto mong sabihin na arbogakan mga Aquino, si Benigna Aquino I, grandfather ni President Aquino, naging congressman, naging senador, naging cabinet member ni President Quezon. Naglaog si Ninoy Aquino sa iyang ama, naging congressman, naging senador. Si Cory Aquino, naging presidente ima, naglaog si Butch Aquino, si Tessie Aquino, ngunyan si Benigno Aquino III, tapos yaong pa si Bang Aquino as senator. Ang apot ko kay Bobby, ano yan? Yan ang konsepto mo kang dynasty? What about si Rojas? Ang presidente, si Manuel Rojas, grandfather yan ni Mar Rojas. Si Dugang niya, naging congressman. Siya mo niya, naging congressman man, naging senador, aspirante pagka-presidente. Ano yan? Yan ang gusto mong i-abolish the dynasty. Dapat masimbag mo yan. Ikaw man nagsasabi, ano ang dynasty? By succession in the same position? Or pwedeng arudinibukan amatong family tulong magturugang ng karandidato sa iba-ibang probinsya, ano yan? Dynasty? Ngunya, kung ikuan sa rong tao, sa Kagawad, sa barangay, si Saro, vice mayor, si Saro, naging board member, ano yan? Dynasty?
dapat kaya i-definir ta, tanganin maintindihan ta, ano ang pigko kontra. Okay. Okay, tapos na po. 2 minutes, 1 minute na gender po. Precisely. Yan ba nga pinagasabi ko, Chuck Luis Tobacco, na mayroon nga ning definition as of now, na pigurulayan sa laog kang Kongreso, kung ano po talaga ang dapat na iban. Ngunyan, ang pagtugod ko lang, ako personal, kung malaog ako sa Kongreso, araw ka na yung pagtugod ko, dapat saro-saro sa nasa pamilya ang magkukupar ang posisyon sa gobyerno. Saro-saro lang. Halimbawa, sa Saimo, pabayaan mo na si Migs na marirahay man mga ang performance, marirahay man ang padalaga niya sa gobyerno, lokal, kang probinsya, kang Camarinesur. Ano man siyong lumis na malaog ka pa? Alawi ka ng panahon na nagsirbi sa gobyerno, nag-governor ka na, nag-congressman ka na, dahil ko maintindihan, ano ta makikiba ka pa sa dalaga, sa scheme of things mo niyan, ng political ikiyo sa tuya pong lugar. Okay. Can I have a rejoin there? 1 minute? Okay, another 1 minute. There is no dynasty of one. There is no dynasty of two. Bago, basahon mo tabi ang dynasty. Ang gusto ko pati ipaabot mo niyan sa satuyang mga para inanyo, nakita sana sa Pilipinas na ikaw ang pinaabot na anti-dynasty declaration of policy but is not being implemented. Sa Amerika, napigkopya ang dagos ng mga constitutional provisions naman. Ang pinprohibit nila is the nobility, the title of nobility because of their experience in the monarchies in Europe. Kaya ugmang mga Amerikano, kung ang mga Kennedys all over the place, the Bush families all over the place, the Rockefeller group all over the place. Pero sasabihin mo na paumrahan ko na si Migs. Taano, may dynasty na si Migs na solo. Ano mang klaseng dictionary yun or Wikipedia or encyclopedia na kung saan-saan na nakatukaw, dynasty na. Okay. Gusto ko si 1 minute. Dapat ito ang may last saving day si Vice Mayor Porgado de Sianina po. Another 1 minute po, Vice Porgado, igwa ko ang nagdagan. Uulitin ko po, Chu Luis. Haluin na po niyong setup ay. Pasasangli, ano? Mabalik ka. Yao nakatukaw man sa iyong makuapo. Ano na sana kita kanino? Puro na sana mabalik-balik ang Chu Luis. Itaw naman sa muya na medyo makusog pa. Pero ano ba na ang nagulwas ka ninyo, Chu Luis? Ika na sanaan matibay. Ika na sanaan madunong. Ika na sanaan may aram. Ang gusto ko lang ni Gabi na ipaumra ko sa iya. Tanayin okay, siya magana. Daiman niya, daw ka. Daw ka sigurado. Gentlemen, pero ang inigang political dynasty talaga interesanting mo rin kasi bago-bago pa kayo magpun, nag-rally na sa kuya si sa PPCRB na kukumpiling nga po. Pero ang nahilip ako sa mga pahayagan nito, talagang type ang may mga definition ng political dynasty. Ngunit, kaso po ko, tig-one minute po ka mo, kaso po manggalang ako sa Kongreso, ano po ang definition nito ng political dynasty as of now? Inilap po girari ni Congressman Villagorte. Ano ang magiging ba ang definition mo ang political dynasty? Ang dynasty, if you look at the etymology of the word dynasty, the root word upon which it is based, ang dynasty is a line of succession that is direct. Then, pwede mo ibali ang dynasty na bakong direct. Now, the second question is, how many generations is prohibited? Igo ang bill mo niyan sa House of Representatives na the first of the father and the son dynasty na daa. There is no dynasty of two, even according to definitions of courts everywhere in the world. Ang dynasty, that mapo niyan, the beginning of dynasty, siguro the third generation, and then the fourth and the fifth. Pero you look at the ridiculous position of the sponsors in the House of Representatives now. Na pagduwadaan ang mag-ama, nagkandidato, igwala na ang dynasty,
So by raffle, the opposite side to how you cannot overcome the vote of the people by a raffle. That okay. is a very undemocratic okay. and unconstitutional. Okay, so, what do you think, Congressman? Okay, ikaw po, why ito mo magiging definition of political dynasty? Alam mo kay baga, ang definition, nag-evolve yan, ano, maayaw maling definition na iyon na sana yan, for 100 years, mistake yan, but ma-evolve yan. Ang sarong word na, alibawa, dynasty, kung katong mga panahon na bigasabi ka yan, araw katong mga Tang Dynasty, itong sa Egyptian dynasties, but in the context, kung sa to yung pikuurulayan mo niyan, ang bigasabi ta, na dapat pakwanan ng tsansa sa ibang pamilya. Ang sa kuya pong ipupush, kung ako matakwanan po ng tsansa na mag-tukaw bilang congressman kang 3rd District kang Camarines Sur, yun itong hilingon mo po itong sarong pamilya na malaog si Lulo, malaog si Makuapo, ah, masakit naman po yan. Masakit na po yan. Alagad ini hihilingon tang maray ang mag-define ka yan ta inakaipuan, clear-cut po ang definition. Okay. Okay. Thank you, Vice Mayor. Susunod po kita naman sa another question for okay. Ang napag-urulay po pagkakaya ang nasa tuyang commercial break after tapos ang segment sa commercial. Since na ito matapos ang segment naman yan na questions from the organizers, yung matapos na lang. Ang sa pong kahaputan para ni Governor Congressman Villafuerte, kung nasa iyong makuha pong lalaki, magkaitong relasyon sa umana lalaki, maunin ka na sinda makasal sa mga same-sex marriage sa Pagkakapod mo, same-sex marriage. Kung nasa iyong makuha pong lalaki, magkaitong relasyon sa umana lalaki, maunin ka na sinda makasal. Ano man kaya ang napunta si Makuapo ko? Dapat ang napun kung si Makuapo ni Gabi na medyo bakla, ano yan, I will sanction the marriage. Dahil pwede po yan sa Pilipinas under the present constitution. Sa satuyan constitution mo yan, tabi, magusto ka man o magpago sa same-sex marriage, dahil pwede yung ibuon because the sanctity of the family is to be respected. And the reference to the man, to the family in the Constitution is the marriage of a man and a woman. Sa family ko naman po, human, nakabuktak naman, no marriage shall be valid unless the parties contracting the marriage have legal capacity. That is to say that they are male and female. So, gusto ko naman ta, o abuan ta, we are governed by the rule of law. Bawal po mo niyan sa Constitution, saka sa Family Code. Sumayo kitang magiginibo, kaya siguro apuntunta si Gabi, kung tukot siya na i-amendar ang Family Code saka Constitution. Okay, tapos ako, Congressman, 2 minutes for Vice Mayor. Ako tubod po ako naman sa posisyon ni Joe Luis, tama po to. Iba po kita ng provision sa Constitution na mimirar, mag-recognize ang sanctity of marriage. So, ining nauso na bago niya ng mga same-sex unions or marriages, sa konteksto po kan dalagan kan Constitution ng Diyos sa Pilipinas, iyan po medyo mayo pa. Malabo pa po yan. Alagad, ang satuya ba na constitution, nakasabi sa preamble na naka-angkla inyo sa pagkamuot, naka-angkla inyo sa pagkakasararok, minunot, mungutan, i-respect na lang siguro ang araw ka na iyong kamukakan, but we cannot, as pointed out by the Honorable LRB, sanction that because it's stated clearly in the Constitution ang marriage between a woman and a man. Yan po ang sa kuya man, yan pong paninindugan. Okay, salamat po. Vice Mayor, another 1 minute po,
pagusto ko may hindi. Ako nagpapasalamat kay Tio Gabi. Uyun siya, nama yung definition sa family dynasty, uyun man siya na dahil pwede ang same-sex marriage. So nakakaduwa na siyang nag-uuyon sa kuya. Kaya ang komentaryo ko na lang yan sa isyu niya na detalong na magparapadagos sa korula yan, bawal ba sa konstitusyon? Bawal sa lay. Okay, salamat po. Another question for Vice Mayor Magado. Kung ini bubuhayon sa Kongreso, asin ika ang kongresista kan kung ini bubuhayon sa Kongreso, asin ika ang kongresista kan 3rd District, mao yun ka. Anong bubuhayon? Ang korupsyon ang pinakamagabat na rason kaya padagos ang pagtiros kan sa itong nasyon. Ano ang sayang mong iibuhon para siguraduhon na mayong pork barrel na nakapay-click sa national budget, Vice Mayor? 3 minutes. Ako sa siguruhon ko po yan. Ining mahiling talaga ma-evaluar na dapat mayong mga kaipit, mayong mga patong diyan sa tuya pong ngay na manunugod po sa PDAF, ining mga pork barrel. Grabe ang abuso nangyari po ng mga nakaaging aldaw, mga nakaaging bulan. Nailing na po na kadakong pong problema na nag-crop up ulit niyo. And sa kuya pong sisiguruhon na dahil na maulit itong labi-labing korupsyon na nagbuo, nagbutwa, nagbungkaras sa Satuya, as in up to now, dahil pa nga ni baga na resolver. Yao pa po sa korte, as in kadakol na po ang nakakaburutong na mga pangaran sa issue kong iniyo. And nahilig naman na grabe marami ang nangyaring pag-aabuso sa nasabi ng mga pork barrel and quotation marks. And gusto ko lang po pala liwanagan bago po ako mag-wind up kaning remarks ko naman sa corruption. Nag-uuyon po ako sa tama. Ay tama pa si sabi ni Chok Luis about the constitutional provision. Hindi. Nag-uuyon po ako. Ako sabi yun na, hindi sabi niya nag-uuyon ako. Matibay naman siya kanya. Salamat niya. Okay. Tapos ka na po, Vice Mayor. May 2 minutes po focus man na comment. Hindi mo na po nagsasabi matibay ako. Mas matibay. Pero, going seriously, kahit na sumako sa nato kami, hindi ka mapikot kami. Sa korupsyon, pinasabi na declared ang constitutional ang PDAP sa kaitong DAP. Ako? Ang orgulyo ko na ako dahil na in-will to dyan. Mayo ang narin to dyan. Ang ikaduwa, ang uusisain ko sa Kongreso, inimpigigibo mo niyang ng mga congressmen and senators na mantang sinasabi niyang dama na ang PDAP sa KADAP, pero igwang mga pigralaog ng mga budget appropriation na ngunya na nag-i-eleksyon pigre-release. Nag-release niyong 100,000 sa Dabos na Barangay Captain Sanaga. Ano yan? Disguised PDAP? That is in violation of the election code. Pag ginastos nila dyan, mababayulit nila ang election code. Ikaduwa, pigtutukaan mo niya ng mga barangay captain, yung pigaapon na bottoms up budgeting. Pork barrel niya, tatawan niya sila ng tiga 1 million. Kung manggana sila. So yan, nagsosurface na naman ang PDAP. Pinidisguise na nasa ibang marang, pero iyumang giraray. Kaya pagbalik ko sa Kongreso, iyan ang uusisain ko, itong mga indirect means of avoiding the declaration of unconstitutionality. Iyan ang dapat ang bantayan. Ang dapat ko tayo natin mo niyan, nakadetalye na ang budget, ang pipoprohibit ka against PDAP and DAP,
itong lamsang appropriation na may diskarte ang congressman o senator. Dapat i-detalye na tama yun ng diskarte. Okay. Okay, you have 1 minute, Vice. Okay, dapat talagang busisiyon niya, i-examine kung iyan legal o dapat may tibuhon. Ako ini yung, bago palang bottoms up, Luis, pag bottoms up, si pag-inom yan, bottom up budgeting or BUB, liguwaran po nagsusubaka naman or talagang yun ito si isip mo. Ang sabi, ining BUB, sarap po na yung paagi tanganing makabali. Ini pong mga tao, ano, itong people's participation in governance. Digdi yun sa paagi kang grupo, kang anti-poverty team, gabos pong sektores, ibinabali sa process of planning. Kaya ako nga ni, I welcome the development kaniyo pong BUB, pero likayanta lang na magkaiba po ng pag-aabuso kiraray, but I believe this is a step on the right direction, on the right track, and we must support the BUB or the bottom-up budgeting. Okay. Kasi bago may nagsasayang sa kuya, pero kaya po na magkaiba ng commercial break, pwede po siguro ang sunod na yan, kasi tatapusan na lang po ang first segment kana sa tuyang debate mo niya pagkahapon. So yan po ang prepared segment, mga kaputan, halik sa organizers. As in sa oratya po, second segment, ito man mga kaputan, halik sa publiko. Pakalis po ang nagkakarang pag-iundo.